Napakahalaga ng diet sa pangkabuuan nating kalusugan. Ito rin ang dapat na pinakabinabantayan lalo na kung mayroon kayong mga kondisyon tulad na lamang ng diabetes. Ang tanong ni Rina, kung ang low-fat milk at black rice daw ba ay makabubuti para sa mga may diabetes? Ang low-fat milk ay magandang source ng calcium at nutrients. Mababa rin po ito sa carbohydrates at sa fats. Mayroon lamang itong 106 calories, 2.5 grams ng fat at 12 grams ng carbohydrates. Mainam din po ang fat-free milk na mayroong 84 calories, hindi hihigit sa 1 gramo ng fat at 12 grams ng carbohydrates. Makatutulong po ito sa pag-iwas sa mga cardiovascular diseases na maaaring palalain ng diabetes. Karamihan sa mga powdered milk na mabibili sa mga tindahan ay mayroong mataas na sugar content. Kaya bagamat mura ay maaaring makasama pa rin ito sa may mga diabetes. Ang black rice naman po ay maraming benefits. Mataas sa protina, sa iron at mayroon ding antioxidants mula sa anthocyanin. Maaari po itong makatulong sa pagpapababa ng blood sugar kaya maganda ito sa may diabetes basta huwag lamang susobra. Kaya ang tip po natin ay bawas-bawasan na ang white rice dahil sa mataas na glycemic level nito. Mahalaga rin pong matuto ang mga diabetiko o kanilang mga pamilya ang tamang paggamit ng blood glucose monitoring kit. Makatutulong ito na ma-monitor natin kung nasa tamang level ba ang ating mga blood sugar. Mahalagang tandaan din po na ang malusog at balancing diet ay dapat sinasabayan ng regular na pag-ehersisyo. Dapat ding umiwas sa mga bisyo makasasamayan sa ating mga kalusugan. Kung mayroon po kayong mga nais isang guni tungkol sa nutrition at sa diet, i-ask Doc Dex na po yan. Mag-comment or mag-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.